kis, no? So for today's video, mga kanokis, is talakayin natin, mga kanokis, kung paano ba tayo makaiwas sa lamig ng panahon ang ating mga sisiyo, mga kanokis, no? Dahil ngayong araw, mga kanokis, is kasalukuyang nanalalasa yung bagyo Paeng sa Bicol region, mga kanokis, so doon na area, mga kanokis, no? So doon, so dahil andito tayo sa Surigao, mga kanokis, no? Dahil apektado din tayo sa bagyong Paeng, mga kanokis, no? Alright, so ano-ano nga ba dapat ang gawin natin tuwing tag-ulan or may hangin or may malakas na bagyo, mga kanokis, no? So paano natin i-keep yung mga sisiyaw natin, mga kanokis, no? Alright, so andito yung mga sisiyaw natin, mga kanokis, no? So andito sa brother na to, mga kanokis, no? Kung napapansin nyo, mga kanokis, yung brother natin na ito, mga kanokis, is meron siyang, kumbaga meron siyang ganto, mga kanokis, no? So kumbaga, ano bang tawag nito, mga kanokis, kumbaga hunos, kumbaga may meron siyang ganto-ganto, mga kanokis, so takip to sa ilalim, mga kanokis. So kung nakikita nyo, mga kanokis, nandyan yung ipot nila, mga kanokis, no? Itong brother na to, mga kanokis, is maganda to sa malamig or tag-ulan na panahon, mga kanokis, no? Dahil wala hong hangin na makakapasok dito sa ating brother, mga kanokis, no? So ayan yung mga sisiyaw natin, mga kanokis, no? So walang hangin at walang lamok na makakapasok sa gantong brother, mga kanokis, no? So maganda siyang lagayan sa ating mga sisiyaw tuwing may malakas na bagyo, hangin or tag-ulan, mga kanokis, no? Right? So gantong set up ng brooder, mga kanokis, no? So kumbaga sarado dito, sarado sa harap at sa kamay, ganto-ganto siya, mga kanokis, oh. So ayan, so nandiyan lang yung ipot niya. So wala talagang hangin na napasok sa brooder na to, mga kanokis, no? At sa gabi, walang lamok na makakapasok, mga kanokis, no? So safe na safe yung mga sisiyaw natin sa gantong brother, mga kanokis, no? Right? So wag lang natin kalimutan na linisin to, mga kanokis, no? Yung mga ipot na nandito sa ilalim, mga kanokis, no? Kasi kapag kayan ay nagtagal dyan, maamoy ng maamoy ng mga sisiyaw natin. So magkaroon ng baho or yung amonya ba tawag dun, magkakaroon ng, syempre may sakit din na dulot yung kapag ka nagtagal dyan yung ipot, mga kanokis. So dapat talagang linisin natin, mga kanokis, no? Ito ang lakas ng hangin, mga kanokis, no? So kung nakikita nyo yung mga puno ng saging, mga kanokis, is at dito pa yung bahay ng kapatid ko, mga kanokis, na hindi pa tapos, is ayan yung yero, mga kanokis, kumakaway-kaway na, mga kanokis, sa lakas ng hangin, mga kanokis, no? So kwentong experience tayo sa bagyo, mga kanokis, no? Right? Dito kasi sa Surigao, mga kanokis, kung naalala nyo, mga kanokis, no? Nadaanan tayo ng super typhoon Udit, mga kanokis, no? Alright, so kakaiba talaga yung trauma na naibigay ng bagyong Udit na yun, mga kanokis, no? Kumbaga, nagsimula yun ng alas 12 hanggang alas 5 or alas 6, mga kanokis, no? Walang tigil yung hangpas ng hangin, ulan, mga kanokis, no? Lugar na pinag-ibakwita namin noon, mga kanokis, is kumbaga yumayanig sa pagkahinampas ng hangin, mga kanokis, no? So nakakatakot, mga kanokis, no? Right? So talagang mag-ingat lang talaga tayo sa mga Bicol area, mga kanokis, dahil dyan dadaan yung bagyong Paeng, mga kanokis, no? Right? So wag lang tayo magpanik, focus lang, mga kanokis. So right, so dapat may safety yung ninyo, yung mga manok nyo dyan sa area na yan, mga kanokis, no? Right? So at hindi mawawala, mga kanokis, no? Kapag katag-ulan, mga kanokis, syempre basa yung area natin, mga kanokis, no? So dapat magbibigay tayo ng bacterial flushing sa kanila, mga kanokis, no? Right? So ano ba yung bacterial flushing na ibibigay ko sa kanila, mga kanokis, no? Right? So sa akin yan, kung nakikita nyo yan, mga kanokis, no? Right? So nandiyan lang yan, mga kanokis, no? So ito Zunrox, mga kanokis, no? So ito yung ibibigay ko sa kanila, mga kanokis, no? Right? So kuha lang tayo ng tubig, mga kanokis, no? Right? So andito pala yung bibigyan natin ng mga ibabacteria flushing natin, mga kanokis. So,
Ayan, nakakuha na tayo ng tubig mga kanokis, no? So, lagyan na natin ang Zunrocks mga kanokis, no? So, kuntian lang natin mga kanokis, no? Mga tatlong patak, ayos na yun mga kanokis, no? Dahil lahat ng sobra ay nakakasama mga kanokis, no? Right? Sa, dua, tatlo. So, ayan, tatlong patak lang yung lagay natin mga kanokis, no? Right? So, dapat nating bacterial flushing yung mga manok natin mga kanokis sa tag-ulan na panahon mga kanokis dahil para maalis yung mga bakterya sa kanilang mga katawan mga kanokis nang sa ganun is lamig lang yung iindahin nila ngayon na panahon mga kanokis, no, right? So hindi na yung mga bakterya na dulot ng sakit mga kanokis, no, nagdudulot sa kanila ng masamang pakiramdam mga kanokis, no, right? So tara, bigyan na natin yung mga sisyo natin mga kanokis. Tara, bigyan ko lang mga kanokis natin. Yung mga sisyo dito mga kanokis sa brother is lagyan din natin sila na tubig na may Zunrocks mga kanokis, no? So ayan, anong kailangan kong gawin? Zunrocks mga kanokis, no? Mga kanokis, no? So ayan, so ayan, nauhaw sila mga kanokis, no? So ayan. So bakit nga ba natin kinikiping yung mga sisyo natin sa malamig or tag-ulan na panahon mga kanokis, no? Dahil ito yung 1 month old natin mga kanokis, kung napapansin nyo. Yan mga kanokis. Yung balahibo nila mga kanokis is may pakpak lang na area pa mga kanokis, no? Kung napapansin nyo bandang dito, oh, hindi pa gaanong natubuan or sa ilalim mga kanokis, no? Hindi pa gaanong Natubuan ang palahibo mga kanokis, no? So, sa gantong edad mga kanokis is dapat natin silang masiguradong ma-keeping sila or hindi sila mahanginan or maambunan or maulanan mga kanokis, no? So mabasa mga kanokis, no? Ayan, dahil kapag ka ito ay nanlamig mga kanokis, no? So hindi natin alam baka tuloy-tuloy na yan yung panghina ng katawan nila mga kanokis. So ayan mga kanokis, no? Yung kanawa yun. Hatch natin mga kanokis, no? Yan. Right? So, sa gantong edad mga kanokis naman, yung tig 2 months natin mga kanokis. Ganto mga kanokis, no? Yung 2 months old natin mga kanokis. Oh. Yung sa 2 months old naman natin mga kanokis is, pwede na natin silang ilagay sa kulungan lang mga kanokis or kahit wag na natin itago dito sa brooder na ganitong brooder mga kanokis. Dahil yung balibo nila mga kanokis is yan, kompleto na sila mga kanokis. May sa likod na, may sa dibdib, may sa ilalim yan. Kumbaga, sarado na. Bihis na talaga sila mga kanokis, no? Right? So, yan mga kanokis. Kumbaga, wag lang natin silang basain mga kanokis, ha? Yan mga kanokis, no? Yan, so andun yung iba na lagyan natin ng tubig na may Zunrocks mga kanokis, no? Right? So yun lang yung update ko mga kanokis sa pagka malamig, tag-ulan or may bagyong parating mga kanokis, no? So keeping nyo lang yung sisiw nyo sa gantong brooder mga kanokis, no? Yung walang hangin na pumapasok mga kanokis, no? At saka yung syempre importante yung meron takip yung ilalim mga kanokis, no? Right? Yan mga kanokis, no? So, andito. Itong isang sisyo, mga kanokis, inihiwalay ko talaga yan, mga kanokis, no? Dahil kapag ka nilagay ko pa siya dito, mga kanokis, baka may madisgrasya dahil napakatapang ng sisyo na ito, mga kanokis, no? Nudugdug niya yung mga kasamahan niyang sisyo, mga kanokis, no? So, mas mabuti nang ihiwalay na lang natin siya, mga kanokis, no? Kaysa madami pang madidisgrasya na kasamahan niya mga kanokis. So iwalay na lang natin yung isa total. Mag-isa lang naman siya mga kanokis at yung area naman natin mga kanokis is
di naman nauulanan mga kanungis, no? So alright, hanggang dito na lang for today's video mga kanungis, no? Maraming salamat sa lahat na nag-subscribe, nag-like, comment, and share sa ating mga video mga kanungis, no? Alright, so peace out!